Mapagpalang gabi sa ating lahat. Praise the Lord. Glory. Hallelujah. Again, welcome to my Facebook live stream. This is Brad Alvin Gitamundok, a Bishop Delegate Roman Catholic Apologist, to share to you teachings and doctrines of the Roman Catholic Church so that we can be helped on defending our Catholic faith. Ang topic natin ngayon, tonight, is Praise the Lord. Glory. Hallelujah. I have a reference na finally would prove once and for all na talaga ang Bible is a Catholic book and that the true church in the Bible in which Christ is the founder and the builder of that church in Matthew 16:18-19, you are Peter and upon this rock I will build my church and even the gates of hell shall not prevail against it and I will give to you Peter the keys of the kingdom of heaven whatsoever you bound on earth shall be bound in heaven whatsoever you loose on earth shall be loose in heaven. Matthew chapter 16, verse 18 to 19. It's no other than the one holy Catholic Apostolic Roman Church. Now, let us see and study first the creeds of the ancient Catholic Christian Church. I hear a book reference. This is standard and this is compiled by a Protestant scholar and theologian, edited by Dr. John H. Leith, Creeds of the Churches, a Reader in Christian Doctrine from Bible to the Present, edited by Dr. John H. Leith, 3rd edition. You can see here that Dr. Leith is Professor Emeritus of Theology, Union Theological Seminary in Virginia. He is also the author of Basic Christian Doctrine, An Introduction to the Reformed Tradition, A Way of Being the Christian Community, and Crisis in the Church, The Plight of Theological Education, and co-editor of Reformed Reader, Volume 1, by John Knox Press, Dr. John Leith. The title of the book is Creeds of the Churches, kung sa Tagalog pa, Credo ng mga Iglesia. He is Pemberton Professor of Theology and Professor at Union Theological Seminary in Virginia, John Knox Press, Louisville, USA. This is printed in 1963 and again in 1973, revised and the third edition, this present volume is 1982. Now, see here, the Athanasian Creed, here on the back part of this book, in the addendum, we can read here about the Creed of Athanasius. Page 705, it is very clear. So the faith of Christians in the time of Athanasius, 3rd century, is Catholic, the Athanasian Creed. Whoever desires to be saved must above all things hold the Catholic faith, page 705. Unless a man keeps it in its entirety inviolate, he will assuredly perish eternally. So sabi dito ng credo ni Athanasius, Saint Athanasius was a Catholic saint who championed the divinity of Christ against the debate with Arius and Arianist in the 3rd century. So ang credo ni San Athanasio, nagsasabi dito, page 705 of this Creeds of the Churches by Dr. John Leith. Kahit sino man na gusto na maligtas, una sa lahat at higit sa lahat, dapat niya gampanan at hawakan ang Katoliko na pananampalataya or Catholic faith. At ito ang Katolikong pananampalataya. Now this is the Catholic faith. That we worship one God in Trinity and Trinity in unity. Sa baba, inulit-ulit sa 4th paragraph ng Athanasian Creed, so we are forbidden by the Catholic religion to speak of three gods or three lords. So yung iglesia o reliyon ng mga Kristiyano, mula ni Kristo at ng mga apostol hanggang sa panahon ni Athanasius sa 3rd century Council of Nicaea, mga Katoliko, ang reliyon is Catholic. We are forbidden by the Catholic religion to speak of three gods or lords. Tapos sa likod 706 of this book,
This is the Catholic faith, last paragraph, or last sentence. Unless a man believes it faithfully and steadfastly, he will not be able to be saved. Eh, napakaliwanag. Pinagbabawal ng relihiyong Katoliko na tayo makatoliko o Kristiyano magsasabi na naniniwala tayo na nanampalataya sa tatlong Diyos o tatlong Panginoon. So, ang relihiyon pala ni Athanasius at ang Council of Nicaea is Catholic. Page 705 of this book, page 706 sa likod, ito po ang katolikong pananampalataya. Hanggang ang isa ay hindi mananampalataya at tumanggap dito ng masigasig at patuloy, hindi po siya kailanman maliligtas. So napakaliwanag, this is the Catholic faith. Unless a man believes it faithfully and steadfastly, he will not be able to be saved. So Katoliko talaga ang pananampalataya sa panahon ng Kristo at ng mga apostol, according to the Athanasian Creed, even up to the time of Athanasius in the Council of Nicaea. Again, in this book, Creeds of the Churches, edited by Dr. John H. Leith, a biblical theologian and professor ng mga Protestante, page 705 to 706, the Creed, and Athanasius was a saint of the Catholic Church, the Creed was Catholic and Apostolic, the faith was Catholic, and then the religion was Catholic, and unless we believe in this faith, the Catholic faith, we cannot be saved. Napakaliwanag dyan. Now, other creeds, dito na naman tayo sa first portion dito. Shout out sa mga kaibigan ko dyan na nanonood sa akin, si Brad Richard Navarro. Brad Richard, good evening. Ang aking disipulo, si Dong Jesse Lu Orsal, and all other Catholics and non-Catholics who are watching me. I hope you will share this to your Facebook walls, group, and pages. Dito sa page 4, sabi dito ng author at page 5, the great creeds are not only marked by historicity, but also by Catholicity. Mantakin nyo isa itong theologian na Protestante, si Dr. John H. Leith. In-explain niya dito, sa binasa ko dito ngayon sa page 4 dito sa libro na to, Creeds of the Churches, kung bakit kailangan ang iglesia Kristiyana o simbahang Kristiyano o Katoliko na magkakaroon ng mga credo, no? Creeds. Sabi niya, the great creeds are not only marked by historicity, but also by Catholicity. They are never intentionally sectarian. So, ang credo daw, hindi daw intention nito para sa isang sekta lang, kundi ito daw, ang mga malalaking credo, ay may mark ng historicity. Ibig sabihin, historical po to ang pananampalataya. It really occurs and happens and is an event in history, past, present, and future. At hindi lang ito historical at historicity. It is also marked by being Catholic, Catholicity. Ibig sabihin, para sa lahat ng tao, without discrimination, all races, all persons, all people, all over the world, all nations, kaya nga Catholic eh. Catholicity, Catholic. Tapos, all times, it does not discriminate na dito lang sa isang bansa o sa isang panahon o yugto ng kasaysayan, kundi sa lahat ng kasaysayan, lahat ng tao, sa lahat ng lugar o dako ng dapit, that is Catholicity. They are never intentionally sectarian. So kaya wala tong credo sa mga sekta at mga kulto tulad ng MCGI, Iglesia ni Cristo, Iglesia ng Diyos, at iba-iba pa dyan, Jehovah's Witness, Seventh Adventist, mga kulto-kulto nga ito ng mga Protestante, mga hindi Katoliko, mga kalaban ng Katoliko, wala sa history. Ito mga kultong ito, walang historicity, hindi historical, wala ding Catholicity, kasi sektarian eh, sekta eh, kulto eh. They intend to state the faith of the Christian Catholic Church. So, ang intention daw ng mga creeds, yung Athanasian Creed, binasa ko kanina, na Catholic faith pala, Catholic religion, tapos, Catholic Church pala yung iglesia talaga sa panahon ni Kristo at mga apostol for 2,000 years na hanggang ngayon, 2024. Ito pala ang intensyon ng pagsulat ng Iglesia Katolika ng Makredo para ipaalam sa buong mundo ano ang pananampalataya ng Catholic Church, ng Catholic Christian Church. In the ancient church, sa lumang iglesia, the creed-making process was itself notably Catholic. So ang paggawa doon ng proseso ng mga credo, paggawa nito sa makalumang iglesia o simbahan, ay notably Catholic, Katoliko talaga. Hindi po Protestant, hindi po sektarian.
page 5. In many of the creeds, the communal nature of the confession is explicitly affirmed in the affirmation of the Holy Catholic Church and the communion of saints. The corporate confession of the creed realizes the communion of saints and bolsters the faith of the individual by the faith of the church. So affirmed in the affirmation of the Holy Catholic Church and the communion of saints, ang banal na Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yun ang ibig sabihin nun, kahit kaya meron tayong mga credo the Catholic Church alone. Page 8 and page 9, the creed is simply the church's understanding of the meaning of scripture. So ang credo daw, Apostolic Creed, Athanasian Creed, Creed of Marcellus, Nicene Creed, etc., Apostolic Creed ng Iglesia Katolika, ito daw ay ang pag-intindi ng Iglesia o ng Simbahang Katoliko kung ano ang kahulugan ng nasa banal na kasulatan, na salita ng Diyos sa Biblia. So ang credo daw nagsasabi, ito ang kung papaano ang Iglesia ay nakaintindi nito, bumasa nito sa Biblia at tinanggap itong mensahe ng Biblia. Here is how the church reads and receives scriptures. In general, the victories in the great theological debates have gone to those who have been the most convincing interpreters of scriptures. The creeds are the record of the church's interpretation of the Bible in the past and the authoritative guide to hermeneutics in the present. So, sa general, sa kalahatan, ang pagwagi at tagumpay sa pagdedebate ng malalaking teologikal na mga debate na noong unang panahon ay nakasalalay sa kagalingan ng mga interpreters ng banal na kasulatan, no? Yung nagbibigay ng kahulugan, yung tumpag na kahulugan sa loob ng Iglesia Kristiyana o Iglesia Katolika, doon nakasalalay ang pagwagi sa mga debatehan. Tulad ni Arius, nagdebate sila Athanasius, natalo si Arius. Kaya natalo yung hindi Diyos si Kristo. Diyos talaga si Kristo ayon sa Biblia at sa mga church fathers. Ang mga credo ay record ito ng interpretasyon ng Simbahang Katoliko sa Biblia sa nakaraan. At ito din ang guide o authoritative, may karapatan at kapamalaan na tagapag-interpret, guide to hermeneutics hanggang ngayon sa panahon natin in the present. Kaya ang credo pala, yun ang interpretation ng Iglesia Katolika sa Biblia. Mapakaliwanag niya, no? Dito sa Der Belize Papyrus, 200 AD or later. Page 19 dito of this book. Tingnan natin. Confesses the faith. I believe in God, the Father Almighty, in Greek, Pantokratora, and in His only begotten Son, our Lord Jesus Christ, and in the Holy Spirit, and in the resurrection of the flesh, in the Holy Catholic Church. So ang credo, as early as 200, wala pa to si Athanasius, kasi 3rd century si Athanasius sa Nicaea, 3 to 5 AD. Ito 200 AD sa Der Belize Papyrus. 200 AD confesses ito, Catholic Church talaga din. So 3rd century Catholic Church, 2nd century 200 AD Catholic Church confesses the faith in the Holy Catholic Church. Catholic Church. So talagang 2nd century, di siyempre 3rd century, 2nd century Catholic Church. Yun din ang first century sa Kristo at mga apostol, Catholic Church yun. Alangan naman po tisat, hindi Katoliko pag first century, tapos second and third century, Catholic Church. Kaya napakaliwanag dyan, no? So, ito makalaban natin ng mga hindi Katoliko, talagang mali sila. Ito ngayon, Textus Receptus, page 24 to 25. Ito na ngayon yung patunay dyan sa title ko sa live stream natin ngayon, pakishare lang, no? Kasi my purpose is for evangelization. Hindi po to for content, para lang ako sumikat, may pangalan na tayo. Kaya hindi yan ang pakay ko. Tapos hindi rin monetization, kasi hindi naman ako nagpa-monetize kay Meta. For evangelization talaga to, para konti na lang maluko, kasi marami na ngayong mga sinungaling eh. Sabadista at Baptist, mga kalaban ng Simbahang Katoliko. Puro na nag-reels dyan at nag-post sa Facebook at sa YouTube ng maraming mga kasinungalingan.
Kaya we have to drive out these lies and these mga panluloko by proving once and for all itong aral natin at simbahan ang totoo at tunay, ang simbahang Katoliko. Ayan, page 24 to 25 of this book, Creeds of the Churches by Dr. John Leith, isang Protestant theologian. The earliest appearance of the Textus Receptus of the Apostles' Creed, yung talagang sinulat ng manuscript no, Textus Receptus, the received text of the Apostles' Creed, kailan, is found in the Singulis Libris Canonicis Scarapsus of Firminius. The date of the Scarapsus is somewhere between 710 to 724. This creed, which owed much to Rome. So, Roman Catholic pa lang Apostolic Creed. Credam, unam, sanctam, catholicam, ecclesiam, miam. I believe in one holy Catholic Apostolic Roman Church sa mga creeds. Because this creed owed much to Rome. Utang na lubang credo galing sa Roma na simbahan. Sa the Church of Rome or the Church in Rome, the Roman Church or the Roman Catholicism, wala naman talang iba eh. Kaya yung Catholic Church, one Holy Catholic Apostolic Church in the 3rd century in the Council of Nicaea, Athanasian Creed, Nicene Creed, Apostolic Creed. Yung sa binasa ko kanina dito naman, 200 AD, sinabi naman dito, 200 AD, I believe in Catholic Church. Yun naman, these are Roman Catholic Church. Itong Der Balize Peperus, 200 or later, confesses the faith in page 19. I believe in the Holy Catholic Church. Yung Holy Catholic Church yun, kahit walang salitang Roma, Roman Catholic yun kasi it owed the creeds, ang kanilang manuscript sa Textus Receptus ng Apostles original na nakuha nila 7th century pa, owed to the Roman Church or the Church of Rome. Yan ang katotohanan. Kaya Roman Catholic, hindi mali sabihin natin na yung Catholic Church, Roman Catholic. Ito mga sabadista tulad ni Pastor Baka Clares. Mahilig mamakak, mahilig magsinungaling, Baka Clares. Pastor Baka Clares ang SD, Seventh-day Adventist Church. Yung Catholic daw, hindi daw Roman Catholic kasi walang mabasang Roma. Eh Roman Catholic nga yung Catholic, Catholic Church, One Holy Catholic Apostolic Church, is equivalent to RCC o Roman Catholic Church or the Roman Catholic Church in history and in the creeds and in the Bible. In the Bible and in the Christian in history, is no other than the Roman Catholic Church, the one Holy Catholic Apostolic Church na sinasabi ng credo, sinampalataya ng mga unang Kristiyano at unang makatoliko for the first 300 years, first century, second century, at third century. Oh, page 24 to 25, the Textus Receptus, sabi dito, I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the Holy Catholic Church. The communion of saints, napakaliwanag dyan, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of body, carnis, and the life everlasting. Amen. So ito, Roman symbol and apostolic creed, page 24 to 25, based on the Textus Receptus. Sa baba, an African variant, 4th century naman. So consistent, 1st century, one Holy Catholic Apostolic Church ang credo. 2nd century, one Holy Catholic Apostolic Church ang credo. 3rd century, one Holy Catholic Apostolic Church ang credo. 4th century, one Holy Catholic Apostolic Church pala ng credo, based in the Church in Rome, sabi dito. Oh, these manuscripts, the Textus Receptus of the Apostolic Creed, the Apostles' Creed, from the Church of Rome or the Roman Church. Walang iba, the Roman Catholic Church yung meaning ng mga Kristiyano, ng mga kakonsilyo, ng mga Katoliko, when they speak in the creed na nanampalataya sila, credam, unam, sanctam, catholicam, apostolicam, ecclesia, miam, I believe in one Holy Catholic Apostolic Church. Page 25 dito of this book, Creeds of the Churches, we believe in the Holy Spirit. Inulit na ulit, itong sa Textus Receptus. Ito is an African variant in the 4th century. The forgiveness of sins, the resurrection of the body, body in Latin carnis, the life everlasting through the Holy Catholic Church. Through the Holy Catholic Church. Catholic Church talaga, 1st century, Kristo at mga apostol, Catholic Apostolic Church. One Holy Catholic Apostolic Roman Church. 2nd century, one Holy Catholic Apostolic Roman Church. 3rd century, one Holy Catholic Apostolic Roman Church. 4th century, one Holy Catholic Apostolic Roman Church. Walang iba eh. Kaya kung we are to be honest, like this Protestant theologian, Protestant ito. Si Van Alvin Gitamundok, Chief Apologist, Bishop Delegated,
Hindi ako mahilig kung mag-apologetics ako when I share here on live stream. Nakakahiya kung magsinungaling tayo. Mamutbuta ba? Mangilad ta? Eh, hindi ako maluloko na tao. I'm honest. Kaya nga, itinalaga ko ng Diyos dito sa Simbang Katoliko sa Pilipinas. Bishop delegated with written delegations and chief Roman Catholic apologist. Kasi kung sinungaling ako na tao at manluloko, hindi ako italaga ng Diyos dito at ating mga obispo sa CBCP at individual bishops. Kaya ginamit ko nga ito, this is not a bias to the Catholic Church, kasi Protestant theologian to si Dr. John Leith na sumulat dito, Creeds of the Churches, a Reader and Christian Doctrine from the Bible to the Present, edited by Dr. John H. Leith, 3rd edition. Oh, if you want to buy this book, you can buy this book. I'll sell you this book. Now, yung Textus Receptus ng Apostolic Creed, One Holy Catholic Apostolic Church, sa Biblia, meron bang Catholic? Na totoo ba na sa Textus Receptus ng original Bible, may Catholic word? Mismo sa manuscript, Textus Receptus, the received text. Sa Protestante mismo, hindi sa Katoliko, sila nagsabi. O dito muna tayo sa Thayer's Greek-English Lexicon of the New Testament, a dictionary numerically coded to Strong's Exhaustive Concordance. Meron din tayo ditong Strong's. Kompleto tayo ng mga references eh. Mga Protestanto, this is not biased to the Catholic Church. Talagang may Catholic sa Biblia, sabi ng mga Protestant Bible scholars and Bible theologian by Joseph, Dr. Joseph H. Thayer. Tignan natin dito, 2526 and 2527 kung wala bang Catholic. Kasi manluloko itong mga hindi Katoliko, wala daw Katoliko sa Bible. Eh mga Protestant Bible theologian and Bible scholars nagsabi, mayroon. Tapos sila, itong mga manluloko na pasto ng Baptist at Adventist, mga anti-Katoliko, wala daw. E sinong paniwala natin, ang Protestante, hindi Katoliko na nagsabi may Katoliko sa Biblia, Iglesia Katolika, o itong mga kalaban ng Iglesia Katolika ng mga pastor-pastoran lang dyan, 6 months training, naging Baptist pastor na ng Adventist. O page 314 of this book, napakaliwanag, Katolikos, Katholio, General, Universal. Oh, sa Greek 2526, sa Greek 2526, no? He Catholike Ecclesia. Sinabi dito sa letter of Ignatius, St. Ignatius, o Katoliko talaga, sa 107-110 AD, in his letter to the Smyrnians, chapter 8, verse 1 to 2. Oh, Catholiki Anastasis ni Justin Martyr, first century din. Tapos Epistolae Catholicae or simply Catholicae in the title of the Epistles of St. James. So ang St. James pala na sulat ni Santiago Apostol, Epistolae Catholicae ad Sancti Jacobi Apostoli, St. Peter, Epistolae Catholicae ad Sancti Petri Apostoli, kay John, Epistolae Catholicae ad Sancti Juan Apostoli, at kay St. Jude, Epistolae Catholicae ad Sancti Iudei Apostoli. Catholio, 2527 in the Greek, meaning holy, entirely, all, Acts 4:18. Nandyan din sa Acts 9:31 dito sa Bible, sa Greek interlinear ko, New American Standard Bible, Acts 9:31, Hemenon, Ecclesia Catholici, kay Judea, kay Galilea, kay Samaria. Nandyan din sa Romans 16:23, inamin ni Vines, Roma 16:23, pro-Romaios, Catholic, tes Ecclesias, Ecclesia Catholici, pro-Romaios, Roman, Catholici, tes Ecclesias, Catholic Church, Roman Catholic Church, Roma 16:23. Oh, ito na ngayon ang sinasabi ko, pinagmayabang ko na Textus Receptus ng New Testament Greek. This is compiled packet interlinear New Testament by Dr. J.P. Green Sr., editor of this from Baker Bookhouse, Grand Rapids, Michigan. So ito sa Amerika, from Protestant Biblical Theologian and Biblical Scholar, Dr. J. Green Sr., siyang editor dito. Napakaliwanag dito. Basahin muna natin itong Biblical reference sa likod. What is this book? Masurprise kayo, this is non-Catholic. Pero this is the Textus Receptus of the New Testament Greek. Ako lang meron ito sa whole Philippines, sa mga Catholic apologists at Catholic faith defenders. Ako lang meron ito. No, isa pong pari ang nag-donate nito sa akin. I would not just tell his name.
Kasi sabi niya, Brother Alvin, ibigay ko na lang sa iyo yan kasi wala na yan buong mundo. It is already out of print. Nandyan ang Textus Receptus sa New Testament ng Protestante. Letra po letra, meron talagang Katolike Epistola yung sinasabi natin dito sa Thayer's Greek-English Lexicon and Dictionary of the New Testament by Dr. Joseph H. Thayer, na isang ding kilala na Protestant biblical scholar and biblical theologian. O sa showdown natin dito, panalo na Iglesia Katolika, Catholic wins. Kasi ito na, Protestante na nagsabi. Kayong sinabi dito ni Dr. Thayer, Catholic Epistola, yung James, Peter, tatlo kay John at isa kay Jude, Epistola Catholica ad Sancti Jacobi Apostoli, sa Latin Vulgata, Epistola Catholica ad Sancti Petri Apostoli, Epistola Catholica ad Sancti Juani Apostoli, at Epistola Catholica ad Sancti Iudei Apostoli, sa Latina Vulgata ni St. Jerome at Clementine Recension ng Simbahang Katoliko for 2,000 years now. Ito galing sa Septuagint received text, Textus Receptus ng mga Protestante, alam nila eh. Kaya Katoliko at Protestant, talaga ito, totoo itong sinasabi ni Thayer, hindi nanuloko dito si Dr. Joseph Thayer. Hindi to si Thayer manluloko at sinungaling tulad nito nila Bacaclaris at iba pang itong si James the Baptist at iba pa dyan na mga nagre-release dyan para lang manluko sa mga Katoliko. O ngayon, basahin muna natin ang introduction para thrilling. Hindi naman tayo nagmamadali dito. Packet Interlinear New Testament, edited editor by Dr. J.P. Green Sr., a Protestant biblical theologian and Bible scholar from Baker Book House. This is a biblical reference, $6, no? O, pagawa tayo nito pa-print. If you want to buy this book, magpa-print tayo nito and I will sell this to you. PM lang, no? PM is the key. O, ito lang hanap buhay ko, nagbebenta, nagtitinda ng mga references at mga libro na makakatulong sa mga Catholic apologists or mga CFDs. Packet Interlinear New Testament, o, J.P. Green Sr., editor, for the first time, a complete interlinear New Testament is available in a packet-sized paperback binding. This edition ranks as the lightest, most compact, least expensive interlinear testament available today. Whether you are now learning Greek or your grasp of the language has deteriorated over the years, you will find this portable volume indispensable. It can go wherever you go without being obtrusive, encouraging you to continue consulting the Greek text. So, Greek text po itong interlinear dito sa loob, Textus Receptus sa New Testament, bagong tipan na Grego, original. This volume contains, in addition to the entire Greek text of the New Testament, two English translations. Number one, the one located directly under each Greek word. And number two, the King James Version in a narrow column to the side. The former, located between the lines of the Greek text, is the one that makes this an interlinear New Testament. The latter makes it easy to see the proper word order in English and to assimilate the message of the text. The Greek text, sabi dito, is the received text, Textus Receptus, the received text, issued by the Trinitarian Bible Society. Mga Protestante itong grupo na to, Trinitarian Bible Society, in 1976, Textus Receptus. Ayan. Baker Book House yan, reprinted 1986, pero lumabas talaga to as early as 1976, tapos na reprint 1979. So imagine, 1976, ako, I was born 1969, so mga 7 years old pa ako dito. Basahin muna natin ito sa page 7 and 8 sa introduction ni Dr. J. Green Sr., ang editor sa librong ito, ng Greek interlinear na ito. We hope this literal word-for-word translations will demonstrate that such a translation can also be readable and easily understood representation of God's Word. Oh, that He will sit at supreme judge of all men of all ages and will use the words of the Bible to judge the deeds of every person who will have inhabited the earth, casting all unbelievers into the lake of fire with the devil. So sabi ni Dr. J.P. Green Sr., editor nito, Packet Interlinear New Testament with Greek and English translation, dalawa, King James Version. Hukuman daw tayo nito sa nakasulat dito, word for word, letra for letra, on the day of judgment. So kung mabasa dito, Iglesia Katolika, ang Catholic Epistle, Epistola Katolika, ito palang Biblia is a Catholic, tapos ang Iglesia para dito sa loob ng Grego na Biblia is Catholic Church, Iglesia Katoliki. Hukuman tayong lahat dito, Katoliko Protestante. Disgrasya dito mga hindi Katoliko. Kasi paghukuman tayo ng Diyos dito, sabi ni Dr. J.P. Green, page 7 and 8 dito sa kanyang introduction, in kanyang forward, may impyerno tayo.
Eh, katayong mga Katoliko, maliligtas. Kasi sabi ng credo dito, binasa ko kanina, unless you hold and uphold this Catholic faith, you cannot be saved. Kaya kung wala kang pananampalatayang Katoliko, ang pananampalatayo mo, hindi Katoliko, hindi ka maliligtas. Kaya ngayon, sabi ni Dr. J.P. Green, we will be judged by the Bible, letter for letter, letra for letra. O ngayon, basahin natin dito. Yung sinabi ni Dr. James Strong, totoo ba? Itong sinabi ni James Strong, ni Dr. Joseph Thayer, Greek-English lesson, pati dito ni Dr. Strong, sa Greek 2526, Greek 2527, na may Ecclesia Katoliki, may Epistola Katoliki, may Catholic word in the Bible, letra po letra ni Dr. Vines din, Romans 16:23 and Acts 9:31, Gawa 9:31 at Roma 16:23. O ito na ngayon, King James Version, the General Epistle of St. James. So, ibig sabihin, the Catholic Epistle or the General Epistle of St. James. O, ngayon, ipakita ko sa inyo. Textus Receptus, ha? So, wala na, panalo ng Iglesia Katolika. Pinakita ko na sa inyo, letra po letra, panalo na tayo. Catholic wins. O, letra po letra, basahin nyo. O, andyan. O. Yakoboy. Napakaliwanag dyan, o. Yakoboy. O. Ah, napakaliwanag dyan. Epistola Catholica of James, Epistle General. Of James, Epistle General, Yakoboy, Epistola Catholica. Viva Iglesia Catholica Apostolica Romana. Viva Iglesia Catholica Apostolica Romana. Nandyan sa Textus Receptus ng original Greek Protestant ito. Edited by Dr. J.P. Green. So, ang Biblia pala, Epistola Catholica. Wala na, panalo na tayo sa debate. Shout out to Sister Elenik daw watching. Brad Jerry Agas Malubay, paki-share niyo Sister Brad Jerry sa inyong mga Facebook walls, groups and pages para ma-settle down na natin 'to. Matakot na sila sa Katoliko. Pero alam natin, patuloy lang pa rin ang kanilang kasinungalingan. Oh, hinaut Brad Alvin, magkayo sa Satanan ang CFD. Oh, walang problema. Ang magkapagkakaisa natin pag tinutuwid natin yung mga CFD na mali ang mga turo, no? Tulad ni Father Darwin, na-correct ko siya, o hindi naman itinuro yung mga mali niya na pinuna ko. So magkaisa tayo sa katotohanan, hindi tayo magkaisa, Brad Jerry Agas Malubay, sa kasinungalingan, no? Hindi tayo magtuturo dito ng maling mga aral, kundi mga tamang aral. Si Brad Alvin Gitamundok, ang Bishop Delegate Chief Apologist, namumuno at nangunguna nito sa Bansang Pilipinas, sa lahat. Overall and above all, if this and Catholic apologists and defenders in the Philippines in teaching orthodoxy, tamang aral, hindi po maling aral. Ako po ang tig-correct dito. Ako po ang berdugo sa maling aral sa loob ng simbahang Katoliko, pati na rin sa labas ng simbahang Katoliko. Shoutout din sa king friend Jan Servo Luison, at sa ating iba pa dyan, si Brad General Ramon Mapalo Naul. At iba pa dyan, hindi ko na mamention ng iba. So, patunayan ko, Textus Receptus, ha? Textus Receptus, Yakobo, St. James, no? The General Epistle, Catholic Epistle, Epistola Catholica. Epistola Catholica, this is the word Catholic. Epistola Catholica, Catholic letter. So tama 'tong sinasabi ni Thayer, no? Dr. Joseph Thayer sa kanyang Greek English Lexicon and Dictionary of the New Testament. Tama din sinasabi ni Dr. Strong sa Greek 2526 2527. Napakaliwanag. Tama din sinasabi ni Dr. Vine sa Acts 9:31, Romans 16:23. O ito mga libro, mga hindi to pro-Catholic, kasi mga Protestant ito, itutubayan sa Catholic Church. So ayan, King James Version, the General Epistle of James, Yakoboy of James, General Epistle, Yakoboy, Epistola Catholica. Napakaliwanag dyan, no? sa sunod, after St. James, King James Version, the first general epistle of Peter. Of Peter, epistle general. Epistolae Catholicae, proto. Proto, Petroi, Petroi, Pedro. Epistolae Catholicae, napakaliwanag dyan, no? Petroi, Peter. Letter of St. Peter, of Peter, epistle general. Ito, in Greek. Grego to, eh. Epistolae Catholicae Proto. So, proto, first. Epistolae, letter, first letter. Catholicae,
first Catholic letter or first letter which is a Catholic of St. Peter. Napakaliwanag yan, oh, Catholic kayo, Catholic kayo, this is Catholic. Oh, Textus Receptus yan na ng Protestante, ha? Hindi po to Katoliko. Textus Receptus ng Greek na natanggap, Greek text, received text issued by the Trinitarian Bible Society in 1976. The received text, Textus Receptus, so Petro of Peter, General Epistle, First General Epistle, Epistolae Catholica Proto, Epistola Catholica Proto, First Catholic Epistle, letra po letra yan, Biblia yan, this is Bible, this is the title of the book. Kaya nga, ang Bible is a Catholic book. Grabe naman, hindi natin matindihan yan, napakaliwanag dyan. The First General Epistle of Peter. So again, tama si Dr. Teher, Greek 2526-2527. Tama rin si Dr. James Strong, Greek 2526-2527. Tama rin si Dr. Vines, Dr. Mirel Unger at Dr. William White dito sa libro. 2526 na Grego, 2527. Pag-aralan nyo yan, that is Catholic. Your word Catholic in the scriptures, in the Greek New Testament, nandito sa received Greek text, title ng pito kakatoliko na sulat. Pito kakatoliko na sulat. So it would follow that the letter of Matthew, Mark, Luke, and John, the Gospels are also Catholic, and also the letters of St. Paul. Alam nga naman, ito lang pito kasulat ang katoliko kay James, kay Peter. Eh, mga pillars to of the church, Galatians 2:9, Galatians 2:9-11. Si James, si Peter, si John, si Jude, mga pillars to, apat na to ng mga apostol sa Catholic letters, Epistola Catholicae, sumulat ng Biblia, they are pillars of the Christian church, sa 12 apostles, apat na, di yung 12 minus 4, 8, yung 8 na apostol, hindi yung Katoliko, yung apat lang, si James, Peter, John, at Jude lang. Eh kung 7 Catholic letters dito sa Biblia, di, ibig sabihin kayo, mga letters of St. Paul, the Revelation of St. John, and the four Gospels, including the Acts of the Apostles, are all Catholic letters, Catholic epistles. So the Bible is a Catholic book, according to the Protestant received text, Textus Receptus ng Grego original sa New Testament. Napakaliwanag dito, kung debate ito, wala na, panalo na tayo eh. Kaya walang makakatalo kay Brad Alvin because of my references. Bakit? That is kagustuhan ng Diyos, eh, the will of God na mapunta itong mga libro, itong important sa akin, wala to sa ibang CFD, sa ibang apologist. Kasi ako talaga ang number one, numero uno dito sa Pilipinas sa tagapagtanggol, eh, kay punong tagapagtanggol ng Simbahang Katoliko sa bansang Pilipinas. O the second epistle of St. Peter, King James Version, the second general epistle of Peter. Yun yun sa English. Of Peter, epistle general second. Sa title, sa Greek, Petroi Epistolae Catholica Diotera. Diotera second. Kanina proto, prote, prote first. O Diotera second. Pero Epistola Catholica pa rin, oh. O Petroi. Petroi. Sana ma-clear dyan para makita nyo. Petroi. Ilapit natin. Epistolae Catholicae Diotero. Kaya nga Deutero canon, second canonized. Deutero, second letter. O, Katolikay. Tapos Epistolay. Epistolay, Katolikay, Deutero. Napakaliwanag dyan sa Grego yan. Second general episode o second Catholic episode of Peter. O, wala na. Ilan na? Tatlo na. Napakaliwanag dyan, Petro, Epistolay, Katolikay, Deutero. Jotero, ibig sabihin, Catholic Epistle o General Epistle, the second Catholic or General Epistle of St. Peter. O di na, na-vindicated si Dr. Joseph Teher, hindi nagsisinungaling tulad nila Bacalaris at mga Baptist pastor, mga Protestante, reels ng jails dyan, hindi daw Catholic Church ang nasa Biblia na Iglesia, hindi daw sa Katoliko ang Biblia. E Catholic pala itong Bible, this is a Catholic book. Tapos ang Iglesia sa Biblia, dito sa Acts 9:31, sa Romans 16:23, at many verses in the Bible, Roma 1:8. Sinang ayuna ng mga Protestant scholars, sila Dr. Vine, Dr. Strong, at the Dr. Thayer dito, Joseph Thayer. Kasi dito sa received textus receptus, received text sa Greek New Testament, Grego talaga original, letra po letra, title yan, ng seven Catholic and General Letters, King James Version pa. Kaya pala, Catholic letter pala yun, meron Deuterocanon din sa loob ng King James Version, 1611. Hindi to alam ng mga bagong mga Protestante, mga manlulukot, mga sinungaling.
So Petro, yung Peter, Epistolae Catholicae Deutera, Second Epistle General or Catholic Epistle of St. Peter the Apostle. So yung una, Proto eh, o Proto, o Catholicae Epistolae. O kay John na naman, King James Version, the First General Epistle of John, Juanoy of John, Epistolae Catholica, o Proto na naman, Proto kay First Letter naman of John, Epistle General or Catholic Epistle of St. John. O, John, o, letra po ulit na, Textus Septus, sa Greek, New Testament, Grego, ang title pa lang, o, napakaliwanag dyan, Juanoy, John, of John, tapos Epistolae, Catholicae, o, Prote, o Proto, First Proto, Catholicae, Catholic, Epistolae, Letter, so, Epistle General, or Epistle Catholic, Epistle, or Letter, First Catholic Epistle or First General Epistle of St. John the Apostle. Napakaliwanag dyan. Epistolae Catholicae Prote. Epistolae Catholicae Proto. O ano pang kailangan nyo na proof? Eh, this is already enough. Ganon din sa Juan na Epistolae Deutera, Second Letter Catholic. Epistola Catholica Deuterae. Epistola Catholica Treaty, the Third Catholic or General Epistle of St. John the Apostle. Ipito nga to eh. Diretso na lang tayo pero hindi na mahaba. King James Version, the General Epistle of St. Jude. O ano yan? Epistola Catholica sa Latin, Epistola Catholica at Sancti Iudae Apostoli. O dito sa Greek. O sa Greek text kasi received texto, Textus Receptus ng Grego ng mga Protestante. 1976 sa Trinitarian Bible Society. Edited dito sa packet interlinear New Testament na to ni Dr. J.P. Green Sr. ang editor, isang Protestant Biblical Theologian at Bible Scholar. King James Version, the General Epistle of St. Jude, Yoda, Jude, Epistolae Catholica, Epistle General of Jude. Ayan o, Epistola, Catholica, Catholica, Epistola, Epistola, Catholica, Iudae. Textus Receptus, so laloob to ng Biblia, title to ng 7 Catholic Letters. Kaya ito, magkasama to ang Biblia, letra po letra, at itong kay Tayers na referensya, Biblia, letra po letra, at itong Greek interlinear ko, dalawa na itong interlinear ko. Tapos Biblia, letra po letra, interlinear, at kay Dr. Vines, Dr. Meryl Ungar, at Dr. William White. Magkasama to, they defend each other. At itong Dr. James Strong at Dr. Augusto Strong, itong concordance sa Biblia din, sa Greek text, received text of the Greek New Testament. So wala na, panalo ng Katoliko. Mga Protestant, tigilan nyo niyang pagsisunungalan nyo, bumalik na kayo sa simbang Katoliko. Kasi you will not be saved without the Catholic faith, sabi ng Apostolic Creed dito, Creeds of the Churches, binasa ko dito, sa Athanasian Creed, the Apostolic Creed, unless you believe and you have and uphold this Catholic faith, you shall not be saved. Hindi kayo maligtas. So Iudae, Jude, Epistolae Catholicae, Epistle General, King James Version, the General of St. Epistle of St. Jude. Ano to? Received text of the Bible. Received text of the Bible. So ako lang meron nito, mga kapatid ko, mga Katoliko. Praise the Lord, meron tayo nito kasi tayo naman talaga numero uno nagtatanggol sa ating pananampalataya dito sa Bansang Pilipinas. So, First, Third, Second Letter of St. John, ganun din, Epistolae Catholicae, o na-flash ko na dyan, o, kaya napakaliwanag dyan, letra po letra yan, Epistolae Catholicae Prote, so, Epistolae Catholicae Petroi Deutera, Second Epistle General or Catholic Epistle of St. Peter the Apostle, o, First Peter, First Catholic and General Epistle of St. Peter the Apostle, Petroi, Epistola Catholicae Deutero, Epistolae Catholicae Proto, First Epistle General or Epistle Catholic Epistle, Sulat Katoliko ni St. Pedro Apostol, and again, Jacobo, James, Epistola Catholica at Sancti Jacobi Apostoli, in the Greek, received text, Textus Receptus ng Grego, Jacoboi, Epistolae Catholicae, katulad kay St. Jude, Iudae, Epistolae Catholicae, kasi wala naman silang ibang sulat eh. Isa lang ang sulat ni St. James, isa din ang sulat ni St. Jude. Kay Peter, dalawa. Kay St. John, tatlo. Ito mga pillars of the church. Sino to si Peter, si James, at si John? They are pillars of the church eh. Kaya kung Katoliko itong pito na sulat, James, dalawa kay Pedro, tatlo kay Juan, at isa kay Judas,
It only means that the whole Bible is Catholic book. The Bible is Catholic, Bible is a Catholic book, not Protestant. At ang iglesia dito sa Biblia, Katoliko din, Ecclesia Catholicae, Greek 2526, Greek 2527. Hindi po Protestant at hindi po hindi Katoliko, hindi po mga kulto-kulto dyan. Sabadista, Baptist, born again, kung ano-ano pa dyan. Katoliko lang talaga exclusively for 2,000 years, eh, tayo ang tunay na iglesia. Knowing the grace granted given to me, James and Cephas or Peter and John, though seeming to be pillars, gave me the right hand and Barnabas of fellowship that we will go to the nations and they to the circumcision. Napakaliwanag dam dyan, Galacia 2:8-11. For he worketh in Peter to the apostleship of the circumcision, also work in me the nations. So si Pedro, epistola katolika, katoliko si Peter. You are Peter and upon this rock I will build my Catholic Church. Matthew 16:18, medieval Latin version ni Venerable Bede in the 7th century. Matthew 16:8, et ego di cotebe, et respecto se super petram, edificabo ecclesiam catholicam iam, et porta inferenan prevalent adversus iam. Si Pedro na tinataga ng Panginoong Kristo sa kanyang iglesia, si Pedro na bato sa Matthew 16:8, Galacia 2:8-9. Siya po dito ang numero uno, kaya nga papa si Pedro eh, siyang puno sa 12 apostol. For his speed, working in Peter to the apostleship of the circumcision, to the Jews also work in me, to the nations, to the Gentiles. And knowing the grace given to me, King James Version po to, Protestant, King James Version, KJV 1611, St. James, oh ito, the Bishop of Jerusalem, and Cephas Peter, oh ito si Peter, Pope ng Roman Catholic Church, and John, St. John, ito yung Catholic letters of St. James, Catholic letter of St. Peter, Catholic letter of St. John, Catholic letter of St. Jude. Pito ka Katoliko na sulat, General Epistle or Catholic Epistle, Epistola Catholica, Epistola Catholica. Napakaliwanag dyan, Catholic letters, binasa ko dito, Textus Receptus. So ito, si James, Peter, na dyan, they are pillars, gave right hands of fellowship to Barnabas and to me, that we to go to the nations, but they to the circumcision. Napakaliwanag dyan. So ano pang debatihin natin dito? Na mayroon talaga letrapolita sa loob ng Biblia, ha? Textus Receptus, 1976, from Trinitarian Bible Society, the Greek text is the received text, Textus Receptus ng Grego, New Testament. Dinipensaan dito ni Dr. Joseph Teyer. Itong Greek text na Katolika Epistola, dinipensaan din ni Dr. Vice, Dr. Meryl Unger, at Dr. William White. At dinipensaan din ni Dr. Stroh, Katolik, to Greek 2526, Greek 2527. So napakaliwanag dito. Ngayon, dito sa loob na ito, may Eklesya Katolika ba? O may Eklesya Katolika. Kaya ngayong Katolyo, Katoli, nandito yan mababasa sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 4, talatang 18, Acts of the Apostles, chapter 4, verse 18. Napakaliwanag dito. Sabi dito, Parangelion, how to stay Catholic? They ordain them at all not to speak. So, at all, sa lahat, buo, whole, all, lahat din. Ibig sabihin, Catholic. Tama tong sinabi dito, 2526 ni Teyer. Greek 2526, 2527, Catholic. All, whole, whole. Oh, Strong's Numbers and Concordance at ni Dr. Vance. Eh, puro itong malalaki. Wala nang mas malaki ditong tatlong pangalan. Teyer, Vine, at Strong. Protestant yan lahat. Napatunayan, Greek 2526, 2527. May Catholic pala dito sa Biblia, Acts 4:18. Binasa ko ngayon sa loob ng talataw. I mark it yellow, Catholic, Catholica, Catholic. So, meron talaga sa Biblia eh. Oh, dito naman sa Acts 5:11. Megas, Hef, Catholenten, Ecclesian. Oh, sa English, great fear came on all the church, ang buong iglesia, sa Latin texto, sa Clementine at Latina Vulgata, Gawa 5:11, Acts 5:11, letra po letra, Universal Ecclesia, Catholic Church. Sa Grego, Catholic ten Ecclesian, Catholic, Catholics, Catholic ten Ecclesian, Catholic Church, Acts 5:11, Greek text, received text. Kaya mga sinungaling itong hindi Katoliko eh. Napakaliwanag dyan. Dalawa na, Acts 4:18, Catholic, Catholic 10 Ecclesian, Acts
5:11, dalawa na, tatlo. Acts 9:31, inulit-ulit ko to, ako nakadiscovery nito eh. Gawa 9:31, letra po letra. At kama, gawa 9:42. Hemenhon, Ecclesia, Catholistes, Kayudias, Egales, Kesamarias. Oh, Hemenhon, Ecclesia, Catholistes, Kayudias, Egales, Kesamarias. The Catholic Church all throughout, the whole church in Judea, Galilee, and Samaria. So ano sa Judea, Iglesia Katolika, Catholic Church. Ano sa Galilea, spread to Galilee, it is Catholic Church pa rin. Ano sa Samaria, Catholic Church pa rin. Hemenon, Ecclesias Catholic, Ecclesias Catholic, kay UDS, kay Galilee, kay Samaria. Acts 9:31, gawa 9:31, letra po letra. Inulit verse 42, Hoton de genitor, Catholistes, Iopas, Iopes, Catholic pa rin, the all or throughout Joppa. So all throughout the church all throughout is Catholistes, Ecclesias, Catholic. Acts 9:31, comma 42, letra po letra. So apat na. Grabe, marami dito talata sa Biblia. Tapos sa Romans 1:8, inulit na uli sa Roma 1:8. Kat ang hilitay in hulo tukos mo. Katahulos. Hipistis humon, kat ang hilitay in hulo tukos mo. Se katahulos, meaning Catholic, Romans 1:8, letra po letra sa Biblia. Nandito rin sa Greek text, received text, o limang talata na. O dito sa Roma 16:23. O, damihan natin. 2% na lang ang battery ko. Ma-off na to. Sana hindi pa agad. Romans 16:23, sabi dito ni Dr. Vine. Roman 16:23, Acts 9:31, gawa 9:31. Tapos Roma 16:23. Roman 16:23, sabi dito. Moi caetes ecclesias catholis. Napakaliwanag dyan, catholis. And the whole church, the church of all, gaius those of the church, the whole church. Oh, sa Latina Vulgata Clementine Recension at sa Latina Vulgata ni St. Jerome, originally, Universa Ecclesia or Ecclesia Catholica, the Universal Church, the Catholic Church, Roma 16:23. Roman 16:23. Sa received text, Textus Receptus ng Grego ng Protestante, 1976 Trinitarian Bible Society, the Greek text is the received text, Textus Receptus, original Greek. Napakaliwanag, pro-Romaius, Romans, Tes Catholic Ecclesias. Napakaliwanag, Roman Catholic Church, Roma 16:23. So wala na, panalo na tayo. Sinuportaan dito ni Dr. Strong, Greek 2:5-6 to 5-7. Sinuportaan ni Dr. Vines, quoting Acts 9:31 dito sa loob, Assembly Ecclesia, Matthew 16:18, refers to Acts 9:31, refers to Roman 16:23, sinabi dito ni Dr. Vine, ni Dr. Unger, ni Dr. White. Tapos dinipinsaan naman ni Dr. Joseph Thayer dito sa kanyang Greek-English Lexicon of the New Testament. So ayan, sa mga credo ng mga apostol, one Holy Catholic Apostolic Roman Church, and then dito sa Biblia din, the Greek text, the received text, one Holy Catholic Apostolic Church. This is the church founded by Christ in the Bible. Hanggang dito na lang po kay lubat na tayo to present. Good night, God bless. Paki-share na lang po ng ating live stream.